Ano dito din? Para dito. Boom! What's up sa inyo mga kaibigan? At nagbabalik na naman tayo sa panibagong araw at panibagong vlog. So, panibagong vlog? Panibagong artwork. Yun, kasi meron tayong special na gagawin tayo ngayon. So, tapos na ako sa modules ngayon. Tapos na ba kayo? Sure kayo ah. Kasi, kilala nyo naman. Tayo mga kaibigan. Gawain natin to, tatapos natin kahit yung mga modules. Pero meron na ulit nakatawan dun na napuko yung attention natin. And, yung, ano kasi dun eh, pinapapili tayo kung essay ba yun o drawing. Pero syempre, art vlogs tayo mga kaibigan. You know us. Kaya papalagan natin yun. In 3, 2, 1, this is Artwork 37. Magandang lighting, wait lang. Artwork 37. Let's go. Yo, what's up sa inyo mga kaibigan? My name is EJ. At andito tayo ngayon sa ating natatawag na workplace from home o ang ating ginagawang miracle table o art place table. Hindi ako sa inyo. So, yung ano natin ngayon, gagawin nating activity para sa ating session number artwork 37 ay at si Ma'am Teresa Magbanwa. Tignan niya na. So, yung gagamitin natin yung mga tools o mga sword from above ay ang pinaka-best friend ng mga artists. Ay ang pencil, idol. Ito yung pencil. Ito yung OG. Okay? OG. OG to ha. And, yung next naman natin ay ang ating canvas. Kung saan tayo gagawa ng Picasso ng napakalupit para ma-ihambing ang ating napakagandang Miss Teresa Magbanwa. Ayan. Illustration board, okay? At ang next naman, para sa ating inking session, ay ang markers. Okay? Markers. So, let's go guys! Gawin na natin to. And, boom! So, step 1 sa ating paggawa ng ating artwork, ay ang pag-sketching. Ano nga ba yung sketching? Ba't nga ba doon nagsisimula yung mga artist na? Diba yung tanong? Kasi, but in my opinion, kasi doon natin ma-hone yung mismong object sa ating paggawa ng artwork sa paglalagay dito sa canvas natin. Versus pag-sketch natin, doon natin makita yung possible outcome ng ano ng work natin. Doon natin mabuburo yung mga hindi natin kailangan. O depende yun sa mga artist kasi may mga iba't ibang style yung mga artist. So, sketching sa part 1 natin ay let's go! Step 2 sa ating paggawa ng artwork ay ang outline. Dito natin ma-highlight yung important details sa ating artwork. So, yeah. Yun lang naman yung outline. So, let's go. O part 3 o last part ng ating session ay ang pag-i-inking. Dito natin malalabas yung mismong style ng ating gagawing art form. Natin malalabas yung mood, details, ng kahit ano pa mang artwork o style ng mga ibang art. Part 3, inking. So, kaya napili ko si Ma'am Teresa Magbanwa ay upang dahil masyadong common sila Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio. Ang purpose nito para pakilala ko sa inyo kung sino ba siya at ma-share sa inyo na ma-share ko siya bilang isang bayani na dapat din natin ipagmalaki. So, yeah. Bago ko
pinili si Ma'am, syempre naghanap tayo ng background ni Ma'am. So, nga. So, yung story ni Ma'am ay isa siya sa mga babae umabak noong revolusyon sa pamilya naman nila. Pangalawa siya sa walong magkakapatid. Pinanak si Ma'am noong October 1868 sa Patotan, Iloilo. Nais ni Ma'am Teresa na maging guro kahit noong panahon nila ay bihira sa mga babae ang umuha ng kursong ito. Lumawas at nag-aral si Ma'am sa Universidad ng Santo Tomas at pumasa bilang Maestra Titulado Superior. Katapos nito ay umuwi siya sa kanyang bayan upang magamit ang kanyang kasanayan sa pag-aaral. Nagbago ang kanyang buhay, nagsumali rin ang kanyang dalawang mga babatang kapatid at nagresulta ito sa pagsali rin ni Ma'am. Nakilala siya bilang isang mahusay na mamamari at mas naigitan niya pa ang kanyang mga tiyoy na hinarap. Kaya hindi pa siya ang kasarian sa mga bagay-bagay. Uy naman! So, what's up guys? Kakatapos ko lang maligo at kakatapos lang din natin mag-drawing. Para pogi tayo sa outro natin, kaibigan. So, yung oras na nag-google natin ay mga 3 oras para sa artwork na ito. So, tara! Mahabog pala si Ma'am Teresa Magbanwa. Ayan, na nagpapatunay na ang mga babae ay may angking kakayahan, tibay ng loob, katapangan, at higit sa lahat, kaya magandog ng kanyang buhay kung kinakailangan. So, muli, ito po pala si Ma'am Teresa Magbanwa. Maraming salamat po, Ma'am. At maraming salamat din po sa pakikinood at peace out!